Ayan guys, pa-deliver tayo ulit guys. After 10 days, magpapa-deliver tayo ulit. 15 sacks. Mataas na po ang buko. Wala na po tayong 48, 54 na po ang per kilo. Wala na tayong magagawa, super taas. Kung meron lang po kaming pag-iistakan guys, makakuha sana marami-rami. Kaso limited din eh. Hindi rin ako binibigyan ng supplier ng sobrang dami kasi para lahat mapagbigyan. Diba kuya no? Linen Bert, the driver of all time. Yun. Ayan. Ayan guys, sobrang busy ako. Busy kami kahapon pa. Naku po, ang sakit talaga sa katawan at saka sa ulo. Parang magkakasakit ako. So this morning pa lang, grabe na talaga. Nakaano na kami. Nasa 10K na this morning, no? As of now, the time is, nang binavlog ko to ay 11:04. Ayan, naka 10K na tayo. Mahaba pa araw natin, no? To God be the glory. Sana kayo din. Maganda ang inyong Sunday, no? Kahapon pa, busy kami. Nung nakaraan pa, sa totoo lang, wala kaming araw na hindi busy, no? Kasi magkakaroon na kami ng hindi busy oras, mga tanghali, no? Mga patay na ang oras noon, ganun. Tapos, alas 4, sabak ulit. Anyways, hindi yan ang talagang aanuhin natin. Nagmamadali akong mag-vlog kasi importante ito, guys, na malaman nyo ang update. Kakukuha ko lang, kapapababa ko lang ng bigas. Last time po na nagpababa ako ng bigas, buko, at saka iba pang klase ng bigas, ay August 3. So, ngayon po ay August 13, nagpababa na po tayo ulit. Unang pababa ko po ay, ano, ay 10 sako ng buko. Pero 44 pa po, nung August 3, 44 pa ang puhunan. Ngayon po, 48.8 ang puhunan ng buko dito sa amin as of today. Tapos po, nag-text po sa akin ulit, tumawag pa. Mamayang hapon, tataas po ulit. No, pumapatak po kasi yan na 1-2-20 po yung puhunan. Mamaya pong hapon magwa 1-2-50. Ang Santa Maria po ay nag 1-2-50 na po ng buko. So ibig sabihin talagang napakataas na. Papatak po ng sa persako na tigkakalahati ay 50 pesos na po ang per kilo. So after po ng iba kong stocks dito magpi-55 po ako ulit. Naman sunod, no? So kasi hindi ko na po rin ano, at ang plastic, napakalakas sa plastic, nagre-reklamo pa ang customer kapag ka hindi mo dinoble. Pag siningil mo naman sa plastic, masama ang loob. So kaya wala rin po akong magagawa. I need po na mag-increase. Dahil paano naman ako bilang namumuhunan, no? So hindi lang po iyan, at susunod pa po na mga araw ay hindi pa po natin alam kung gaano ang itataas. Patuloy po ang pagiging pagtaas dahil po ito ay epekto po ng hindi lamang sa local kundi international na epekto, dahil po ang India, ang 40% po ng bigas natin ay nanggagaling po ng ibang bansa, no, lalo na sa India. Huminto po si India na mag export ng bigas sa atin, kaya po hindi po masuportahan ang needs natin. Well, yun nga ba ang totoo? Dahil sa history po ng Pilipinas, sa totoo lang, hindi po ako naniniwalang kinakapos tayo sa bigas. Mapa both local and international po na supply ay alam ko pong hindi. Kaya lang hindi ko maintindihan kung bakit ganyan, no? Dahil lang sa hindi masyadong nagbigay ang ibang bansa, dahil nga kailangan din nila, sila din ang magkakaroon sila ng shortage kapag ka nag-export pa sila. So yun po ang isa sa dahilan, kaya napatuloy ang pagtaas ng commercial at ng local rice. Pangalawa po, ang nasusunod na mga tataas ay ang mga delata na naman. No, hindi pa po yan eksakto kung kailan, at hindi pa natin alam kung fake news o news. Pero kasi po si Daddy Park po ay nag-forecast na, dahil nag-forecast na sa akin dahil siya po ang taga-update ng aking mga pinapatutukang presyo. O, di ba? Ang galing ng Daddy Park nyo. Ganyan, may silbi ang asawa, no? Sa mga malalakas po ng mga groceries and ano, medyo ano na talaga, nag-wholesale. Antabayanan nyo po kasi para yung mga ahente nyo na mabigyan naman kayo ng update ng sa ganun ay makapaghanda po kayo sa pag-i-stock, dahil po tataas po ng 2 piso hanggang 7 pesos ang mga sardinas sa dahilan po na sa lata po, yung lata, yung materials, paano ba yun? Yung mga materials sa lata ay tataas. Bukod pa po dyan ay tataas po ang wages ng mga itinataas, sinusulong po ang pagtaas ng wages ng mga
nagtatrabaho related to making a sardines. So, kailangan pong i-compensate ang mga kumpanya yan. Ang sunod pong dahilan, konti na po ang nakukuhang nating mga isda sa karagatan. Kaya naman po, yan ay ating dapat tutukan. Ang susunod po, natataas na possible, ano ba yung sinabi sa akin ng daddy? Sa mantika po, wala pang sinasabi sa akin, ina-update sa akin si Ate Lourdes at saka sa asukal. Ang asukal po, maintain. Ang ano po, ang mantika po kasi nagbaba instead na magtaas lalo, nagbaba pa. Kaya po bumaba ako ng halos 10 piso po sa per 1.5. Ang susunod pong tataas ay ang ano yung mga canned goods tataas, lalo po ang sardines. Kaya po antabayanan po natin kasi ang iniisip nga po namin ng daddy kung kami ba ay mamimili kahit man lang, mag-i-stock kahit man lang tigi isang box o tigka kalahating box. Ang pera po ay naka-scattered sa lahat po ng items at magpapasukan pa. Kaya po tayo po ay maging mapagmatsyag sa presyo nang sa ganun ay hindi tayo nabibigla, no? At makakuha pa tayo ng magandang deals. Noodles po pala, sorry, heto. Noodles po pala ay tataas din. Dahil po, ang pinaka main ingredient, yung wheat yata yon, parang si Russia ay hindi yata magsusupply ng pinaka-importanting ingredients sa buong mundo. Malelesen ang kanyang pagsusupply, no? So, bansang Russia. Kaya po, tataas po ang noodles, no? Ayan. So, kamakailan lang sa live ko, nagkausapan pa kung saan ang mga pinakamura na mga noodles. Noodles and pancit canton. Tapos ganyan, no? Ang balita. So, kaya, maging mapagmatsyag mga kasari, no? Ito ay balita ko lamang sa inyo. Hindi 100%, nasa 99% reliable lang. Kaya, magkaroon po kayo ng sarili ding pagmamatsyag. Pagbabalita, yung makibalita, no? Kasi si daddy po talaga ang aking laging, siya po ang nag-a-update ng mga ganyan. So, kaya napakahirap, no? Ang bigas po, nagpahabol po ako ng 8 sako na tigto 25 kilos. Nagpahabol po ang mommy part. Meron na tayong pinababa na 10, mamayang hapon dadalin po. So, talagang grabe. Kapag ang mga PC natin, no? Kaya, lagi kong sinasabi sa inyo, yung decision making, hayan na, mag-i-increasean ang mga bilihin, mga items, no? So, kaya lagi ko kayong sinisiksik ko sa utak nyo, mag-decision kayo ng mabuti. Hindi yung para meron lang kayong masabing meron kayong improvement. Walang problema sa pag-i-improve. Unahin muna ma-work out ang sales. Unahin muna ma-work out kung paano ka mas lalong magkaka-customer. Dahil ang importante sa lahat ay ang sales. Because sales is the blood of our store, no? Ang tao, hindi na minsan yan iisipin pa ang mga itsura ng iyong tindahan. As long as may maipoprovide kang mura, doon sila magiging after sa'yo. Kahit nasa sulok ka pa, pag mura ang ino-offer mo, pupuntahan ka. Okay? Kaya kahit nasa pronta ka, kung hindi ka rin naman nila afford, wala silang pake sa iyo. Kahit pa sabihin, napakabait mong tindera, sa totoo lang. Sa ngayon, dahil ngayon, nagtataasan ang bilihin. Paunawa iyan, paalala lagi. Sa mga sermon ng Mami Park, sa mga learnings natin, makikinig palagi, makikinig, no? Huwag yung puro pride, ego, na kala nyo, ang gagaling nyo na, kala nyo, kayo lang ang tinderang magagaling, ewan ko sa inyo, no? Bala kayo dyan. Basta yung mga, sa akin, yung mga viewers na nakikinig, ayan, no? Bibigyan ko kayo ng update hanggat kaya ng Mami Park, no? Nakita nyo, hindi ako masyadong sa mga social media at manonood. Pero pagka mga importante na mga news tungkol sa hanap buhay, nanonood tayo, nakikibalita tayo, nakikiramdam tayo, no? Okay? So, this is Mami Park and this is Team Park. Fighting! Fighting lang mga kasari. Bye!